Ang Clippers ang isa sa mga team na mayroong magandang lineup talaga base in papers. So hindi nga rin naging maganda ang start ng Clippers ngayon. Nakakuha ng unang dalawang panalo kaso nagkaroon naman ng apat na sunod na talo bago makabalik sa winning column. Itong si Paul George ang leading scorer ng Clippers na meron siyang 23 points, 6 rebounds at almost 5 assists per game. Typical percentage pa rin kay PG. Pero ito kasi yung kay Kawhi Leonard, dalawang games pa lang siya nakakalaro ngayong season. Ito yung Lakers at Phoenix Suns. Meron lang siyang average na 21 minutes per game at nasa 12 points, 6 rebounds at 2 assists per game. Ang report, hindi pa makakapaglaro talaga si Kawhi at walang timeline ang binibigay tungkol sa kanyang injury. Ang binabanggit lang doon, rehab pa rin sa tuhod niya. Ngayon, ito yung nagiging trending na bago sa NBA. Nagtatago ng mga injuries yung player. Kaya mapapansin nyo, kapag lumipat ng team ang isang player or na-trade siya, doon palang makikita yung injury. Parang kay Gary Payton II. Nung pumirma siya ng Portland, doon lang din nakita na meron siyang abdominal injury. Kahit si Chris Middleton, tinago rin niya yung injury niya sa kamay noong mid-season noong nakaraan at ngayon nga ay nagpapagaling pa rin siya at hindi pa nakakalaro ulit dito sa Milwaukee Bucks. Base sa report ni Chris Brossard, si Kawhi ay kinakatakutang merong tendinitis sa tuhod. Ito yung kumakalat na report around the league. Ibig sabihin, merong nakakaalam talaga ng injury ni Kawhi na hindi naman nire-report ng Clippers management side. Yung mga analyst, kumukuha lang din ng mga information around nga sa Clippers management or dun sa ibang mga tao dun. Hindi talaga ako pamilyar kung ano yung tendinitis. So kung merong mga nurse na nanonood dyan, comment nyo na lamang sa comment section. Ang worst case scenario kasi base dito kay Chris Brossard ay magkaroon ng rupture sa tendon or sa tuhod nitong si Kawhi. Base din sa report ng injury ni Kawhi ay namamaga pa nga yung part ng tuhod na na-injured nung nakaraang season pa o 2021 playoffs. Base din kay Coach Tyronn Lue, frustrated talaga si Kawhi na hindi nga siya nakakalaro ngayon. Kahit nung game nila sa Houston ay sinabi nga nito si Tyronn Lue na gusto sanang sumama ni Kawhi sa road games kahit nasa bench lang. Pero base nga mismo kay Coach Tyronn Lue, hindi magandang option na sumama pa si Kawhi. Doon pa lang makikita mo nang may malaking problema. Base din dito kay Chris Brossard, itong si Kawhi kung hindi man tendinitis yung naging injury niya ay posibleng mas malala pa na buwan talagang iintayin bago gumaling. Pero sa ngayon wala naman talagang official report na binibigay ang Clippers. Kahit makabalik si Kawhi sa lineup ngayong season ay meron pa ring option ng load management at yung isa pa risk management sa injury niya. Kahit si Klay Thompson na nakalaro na last season ay ganun din ang ginagawa sa kanya sa Golden State dahil nga sa kanyang injury na nangyari pa ng matagal na. So saka ko na lang gagawa na yung losing streak ng Golden State. Hirap din i-check ng mga stats nila. Si Kawhi din, hindi na bago na merong mystery lagi yung kanyang injury. San Antonio pa yon. Ito rin ang time sana ng Clippers na best chance nila kung healthy si Kawhi. Meron silang dalawang players na dapat mag-step up sa Clippers. Si John Wall nga maganda ang umpisa pero meron pa rin siyang preventive measure sa kanyang injury. Yung isang player si Reggie Jackson, kaso nasa 10 points per game siya sa ngayon. Yung isa pa si Norman Powell na nasa 10 points per game lang din at bumagsak ang kanyang 3-point shooting. Nasa 27% na lang. Ang best shooter ngayon ng Clippers ay si Kennard at itong si Marcus Morris.